So, good morning guys. What's up? So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung itong mugs na to guys. Apat ito guys. So, isa, dalawa, tatlo, at saka yung isa nakasalang dun sa machine na panggawa namin ng bingkong. So, naka-process kasi siya dun guys. Ginawa ko na siya. So, makikita, papakita ko sa inyo naman. So, matagal na to sa akin guys. So, ang pagkakalala ko, October or November last year. So, nasa shop na to, sa kabilang shop pa ito. At ngayon is March na. So, ganun siya katagal guys na sa akin to. Hindi ko siya magawa. Ang problema ito guys, giwang. So, hindi ako naiyang hindi ko nagawa. Kasi, alam ko marami din mga namang problema. So, problema na yon yung giwang. So, hindi lang mga shop. Hindi yung mga mayari ng mga box na kagaya nito or ibang mga design na may problema ng giwang. So, yun yung dahilan kung bakit tumagal to. Pero, ang pinakamagandang balita guys is ngayon, nagagawa na po yung giwang guys. So, ito, nakaprocess ngayon to sa paggawa. So, nagagawa. Complete na yung, ano, yung giwang, bingkong. So, okay na yun. Itong isa naman nakasalang dito is giwang okay na, pero yung bingkong is kailangan pa i-process. So, sa mga nagtatanong, matagal ba gawin yung problema na giwang, bigel, or oblong na term? So, sa ngayon guys, dahil wala tayong specialized na machine sa ngayon, is matagal. So, at pasensya na kayo, hindi ko maipakita sa inyo yung proseso kung paano i-gagawa. Pero, yun ma-share ko sa inyo. Nagagawa na po. Kung may mga gusto magpagawa, pwede nyo dalhin sa shop guys para ma-solusyonan natin yung mga problema nyo. So, ito guys. So, pakita ko sa inyo guys. Itong isa na to. So, malaki wiggle to lahat. Ito. So, ito, pati yung nakasalang. So, ngayon guys, ang may-ari pala nito is taga Tanawan, Batangas pa to. So, dinala talaga niya rito kasi wala rin maayos na gumawa doon sa lugar nila. Walang nakakapag, walang may kakayahan magsolusyon sa problema na to, yung giwang. So, maraming sa akin dati, nag-message. So, problema sa giwang, hindi ko masagot. So, totoo yun guys, hindi ko masagot dahil hindi ko rin kaya solusyonan noong panahon na yun. So, sa ngayon, kaya na po. At wala tayong magiging problema doon at nagagawa na po talaga. So, depende siguro sa sobrang laki ng giwang. Kasi may mga giwang na talagang nabalungkot na yung mga spook niya. Pag nabalungkot na yung spook, at mabalik nga natin yung giwang pero nagkakaroon siya ng talon. So, may mga siguro may kahit sa ibang bansa ganun din, may mga limitation yung repair talaga. Hindi naman yun lahat 100%. Pero yung mga mild giwang o medium, wala problema guys. Yung mga ano lang talaga, yung sobrang laki na talaga na epekto ng giwang o wiggle. So, siguro, hindi ma 100%. Pero pag yung mga mild or medium na mga giwang, napabalik po guys. So, giwang, bingkong. So, ang kagandahan sa amin dito guys, mayroon tayong machine na sa mga bingkong, mga crack. So, wala tayong problema nito. Hindi ko guys sa ibang mga shop. So, nasusolusyonan namin yon. Giwang lang talaga ang natagalan kami sa paggawa, paghahanap ng solusyon doon. So, pero sa ngayon is maayos na po guys. Kaya na po natin yan. So, papakita ko sa inyo guys ang isa na to. So, ito, yung process to ngayon. So, tapos na giwang nito. Pero may mild na lang. So, papakita ko sa inyo. So, yan guys. So, kung makikita nyo guys, gumagamit tayo ng dial kasi tinitingnan natin yung malaki kasi yung error, kaya tinitingnan lang natin kung gaano kalaki, ka taas o ka lalim yung kailangan habulin. So, itong part na to mababa to. So, mataas. Yung mababa, ito mataas ng part na ito. Kaya itulak to. Mababa. So, may mataas, mababa.
So, kung paikutan natin guys, yan. So, hindi na siya giwang guys. Yung ayusin na lang natin yung bengkong. Yung makikita nyo, tumatalon-talon na. Okay. So, doon naman, ito yung machi-check natin kung may giwang siya. Meron pa siyang minor, so ipipinish yan pag naayos yung bengkong. Okay. Kailangan ayusin muna to para makita kung minsan kasi yung giwang na nakikita rito, dala lang din ng bengkong. So, ayusin natin yan. So, normal guys, hindi naman talaga to yung pang-check namin sa ganitong, ano, doon talaga sa machine na yun. Pero, sa ngayon, para mabilis at mabilis yung makita. So, ito guys. Ayan. So, punta tayo dun sa machine guys na dito ko pina-final yung ano guys. Okay. Dito ko pina-final yung so ito hydraulic yung guys. Oh. Concept nito guys is kagaya ng sa ibang bansa din to guys. So, yun guys. Oh. Okay. So, wala tayong pambili. So, fabricated to guys. So, ako lang fabricate nito. So, ito guys, nagawa ko na yung bingkong. May mga bingkong din to. At may crack din kasi to. Dito sa part na to. Yan. So, winilding ko na siya. Pero, hindi pa siya na finish. Kailangan lang i-finish yung taas dito sa gilid pa. So, dito sa kabilang gilid. So, importante kasi ito para pagka yung pointer is may tuturo siya ng maayos. So, malalaman kung saka dito sa kabila, may mga bingkong to guys at kagaya nito may crack din. So, ayusin natin. I-tig weld natin to tapos papantayin uli. Para hindi kagaya nito pangit. Pangit yung ano niya pagka naiiwan. So, ito guys is nagawa ako na to guys. Oh. Wala na siyang giwang guys. Walang giwang, walang bengkong. So, tagal na to sa akin guys. Kagaya sabi ko kanina, last year pa to. Hindi ko talaga magawa. Dahil sa, ang pinaka problema ko talaga nito yung giwang. Pero sa ngayon is salamat at nagawa ko na rin. Nahanap tayo ng solusyon paano gawin yung ganong problema. So, yan guys. So, ito na yan. So, nagpapasalamat din ako. At na-solusyonan ko kasi na problema ko doon kay boss, may-ari nito taga Tanawan, Laguna na si Eat My Cloud. So, kaya gumawa rin ako para gumawa ng video para maibalita ko rin sa kanya ang maganda balita at saka sa inyo na mga naghahanap ng solusyon sa ganitong problema kagaya sa kanya. At nagbabaka sakali nga siya sa amin, sa shop namin na masolusyonan at ito na nga na gawa nga po natin. So, thank you din at ginabayan tayo ng ating Panginoon. So, yun guys. Salamat. Salamat din sa inyo at nagtiwala kayo. At sa mga magtitiwala, maraming salamat. At contact lang kayo sa amin guys. So, madali lang tayo mapuntahan. So, after ng crisis na to, so, pwede kayong pwede nating solusyonan yung inyong mga problema tungkol sa giwang. So, ito yung testimonya dun sa problema na yan guys. So, pwede nyo yung i-contact yung may-ari nito. Bibigay ko yung ano ng may-ari. So, para malaman nyo na totoo yung problema na to. Hindi ko lang nakuha ng video yung before. So, pero siguro pag may gagawin ako sunod na mga ganitong problema is gagawin ko na. So, thank you guys. Ito yung mga message sa conversation namin guys na magpatunay na matagal na talaga itong month na to. Yan guys. May December, January, may February, may March. So, yan guys. March. So, yan. Kinukulit na talaga ako guys. Yan. Dito siya na buhayin guys. Send ko ng video. So, thanks for watching guys. Please subscribe guys at
like, comment, at share nyo guys sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak, mga kilala, na mga naghahanap ng solusyon sa problema ng giwang, wigil or oblong ang terms nila doon guys. So, share lang guys at support the channel.